bayan at ano nga ba ito? So ngayon mga boss, ang topic natin ngayon is regarding dito sa nakikita niyo kulay dilaw na yan. So siyempre, bago natin simulan yung ating topic, mag-intro muna tayo. Intro! So yung intro natin, di ba, napaka-basic. So bakit mga ba ito ginawa? So alam naman natin, tag-init na naman, ang init-init. So magbibigay tayo ng tips, siyempre, dito sa mga customer natin para malaman nila bagong technique ngayon sa pagbili ng isang aircon product. So dito po, yung nakikita yung kulay dilaw na yan, is yan po yung tinatawag na energy label. So ang nag-implement po niyan is mismo si DOE. So para saan po pala yan? So yan po is para makita natin kung gaano po kalakas or kataas sa konsumo ng kuryente ang isang product, especially for aircon. So dapat po, laging may ganyan yung aircon na bibilihin natin para ma-check natin or may basihan. Diba? Para hindi na tayo masyadong nagtatanong sa mga promoter or bakit ganyan. Kasi kayo po mismo, kaya nyo malaman kung gaano katipid sa kuryente ang bibilihin yung aircon product. So tara, simulan na natin. So dito, mayroon tayong example ng tinatawag na energy label. So yung gagawin ng customer dito is meron silang QR scanner or kaya sa Viber nila. So i-scan lang nila yung product, tapos yung QR code. Tapos dito, pagka-scan po nila, mapupunta sila sa browser, which is nasa DOE sila, mapupunta. And then makikita nyo po yung mismong actual picture ng product. So meron tayong indoor unit, the same time meron tayong outdoor unit. So mas maganda po to. Tapos meron ditong star rating po. So nakikita nyo 1, 2, 3, 4, 5 yung star ng rating nito. Tapos nakalagay dito kung kailan sa issue, tapos kung hanggang kailan siya. Tapos the same time, makita natin dito yung model, yung horsepower, yung brand, kung sino may gawa. Saka dito kung nakikita nyo, so explain ko na rin, so meron tayong refrigerant. So yung ginagamit ng model na to, which is LG to, yung refrigerant niya is R32, which is maganda po kasi yung R32 kasi mababa po siya sa global warming potential. So meaning po, makakatulong po tayo para maiwasan yung pagkabutas ng ozone layer, which is pag R32 is eco-friendly refrigerant versus other refrigerant. Tapos yung cooling capacity andito rin, yung power input niya, eto, so andito siya lahat. Tapos makikita natin dito, kasi mismo nag-test po nito is DOE. So makikita nyo yung power input ng isang split type aircon is 640 watts lang. The same time, tinest po nila to 9 hours sa 30 days. Tapos yung ginagamit nila. So pinakamababang temperature po yung ginagamit natin dito. Tapos yung monthly energy consumption niya is 86.40. Tapos yung computation nila is 10 pesos per kilowatt per hour. Tapos eto sa total makikita nyo, is yung total niya is 864 pesos lang po per month. Yun po yun. So napakaganda po nito kasi kayo mismo kaya nyo i-check. Kahit hindi nyo na po tanungin yung sales promoter po. So dun pa lang, in your part pa lang, malalaman nyo na po kung matipid talaga yung aircon product na binibili nyo. Tapos dun po sa pinapakita ko, disclaimer lang. So tinest po kasi nila yon. So sa kwarto na empty room, walang laman yon. So tinest nila ng 9 hours sa 30 days. Nakapinakamababang temperature siya. So possible kasi yan magbago. Especially kung yung paggagamitan nyo is mas maraming laman, mas maraming heat load na tinatawag. And then mas mataas yung per kilowatt nyo. Kasi nakita nyo kanina, 10 pesos lang yung kanyang per kilowatt. So kung mas mataas yung singil ng per kilowatt nyo, for example 15, so asahan nyo mas mataas. So ginawa kasi nila yun is basehan lang po yun. Diba po? So possible yan, tumaas, depende po yan sa paggamit nyo rin. So for example, ginamit nyo siyang more than 9 hours, so possible mas mataas po talaga yan. Diba po? Pero yung kasi, tapos dyan, yung technique dyan, wag po kayo mag-base doon mismo sa star. So mag-base kayo doon sa monthly consumption niya na naka-total. So may mga ibang brand kasi na, or ibang model na sobrang taas ng star niya, may 6, may 7, yun nga lang, yung monthly consumption niya is nasa 1,000 mahigit. So doon po kayo mag-base doon sa pinaka-total monthly doon sa nakikita nyo. Yung ganyan, magsasample po ako ng picture, nakikita nyo. So energy label, 5.20 yung ano niya, yung star niya. Tapos dito sa issue 1, 2022. Tapos dito naman sa monthly energy consumption is 85 lang. So which is pagka, so matotal mo yan, dadagdagan mo lang naman ng 0 yan, magiging 850 po yan. So yan yung monthly. So may iba kasi, kahit lumalabas po na 6 yung star niya, yun nga lang, yung monthly energy consumption niya, is pumapalo siya ng 1,000. So, nagbe-base kasi yung inverter natin in the long run. So, mas makakatipid tayo dito. So, yun. So, makikita nyo dito yung model, yung cooling capacity, yung refrigerant niya, tapos yung power input niya.
So yun po yung isang malaking bagay na ginawa ng DOE ngayon para at least dun pa lang sa part ng customer. So hindi na po tayo mahirapan mamili ng aircon. So kahit kayo, kahit wala kayong kausap na sales promoter para mag-demo, kayo mismo malalaman nyo kung yung binibili nyong product is tipid sa kuryente. Isang mabilis lang na topic yan. So ito nga pala yung video natin is ito yung tinatawag na Advanced Buying Guide for Aircon this 2023. So asahan nyo magdadagdag pa ako ng mga additional videos and then information para makatulong sa pagbili nyo ng aircon. So yun lamang po, sana nagustuhan nyo. So syempre, huwag natin kalimutan mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para lagi kong updated sa mga bagong video na aking gagawin. Yun lamang po. Peace!